Pinabulaana ni Supreme Court spokesperson attorney Camille Ting ang kumakalat sa social media na isang circular mula sa Office of the Administrator ng Supreme Court na nag-uutos umano na isailalim sa mandatory drug test ang lahat ng mga kawani sa hudikatura ayon sa tagapagsalita ng kataas-taasang hukuman ng bansa batay sa OCA Circular Number 246 Series of 2024 ang pagsasailalim sa mga hukom, opisyal at empleyado ng hukuman sa drug testing ay gagawin on a random basis. Ibig sabihin, hindi totoo na i-require ang lahat ng nasa judiciary na mag-undergo sa drug testing. Nilinaw rin ang hukuman na ang nasabing drug test ay walang kaugnayan sa naging panawagan ni Davao City 1st District Congressman Paolo Pulong Duterte na dapat sumailalim ang lahat ng kawani ng gobyerno kasama na ang Pangulo ng Bansa sa drug testing. Ayon sa Supreme Court, ang isasagwang random drug test ay bahagi ng annual physical examination na kasama sa Judiciary Health Care Plan.